Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Christine and I would love for you to join my YouTube family by clicking onto that subscribe button as well as the notification bell beside it so that you would be notified every time I upload a new video. For today's video guys, I will be doing a haul. This will be my first haul sa aking YouTube channel and marami akong mga gamit na isi-share sa inyo guys. Hindi lang siya puro makeup, meron din ako mga pang decor or pang background ko. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga gamit na nabili ko for the past few months, then just keep on watching. Disclaimer lang guys, I'm not doing this para magyabang or magpasikat ng mga gamit. I'm doing this just in case na meron sa inyo naghahanap ng mga parehong gamit na i-haul ko ngayon. At least alam nyo kung saan siya mabibili. One thing more guys, kung gusto yung malaman kung paano ko ginawa tong makeup look na suot ko for today, ililink ko na lang sa description box yung makeup tutorial for this makeup look. So, I'm going to start off with the things that I got from SM. The first thing I got is these two right here. Yung dalawang frames na nakikita yun sa background ko. Actually, apat na sayings yung binili ko, pero ipapakita ko na lang later on yung dalawa. So, the main reason why lagi ako naglalagay ng sayings sa background ko kasi I don't want my videos to just be about beauty videos. Gusto ko magkaroon ng little elements sa mga videos ko na somewhat mag-i-inspire sa mga viewers ko. So, I decided to always put saying sa background ko. Kung naaalala nyo yung mga previous videos ko, meron din akong magkaibang saying sa background ko. So, bumili pa ako ng apat na sayings para naiiba-iba ko yung saying sa background ko. So, like I said, I also bought two more. Ito sila. Ayan. Pareha sila ng size dun sa dalawang nasa background ko right now. So, as you can see, this one says grow with love, and then this one says enjoy the moment. So, mas simple yung nakasulat sa dalawang to. Pero, as you can see, meron silang design na cactus, and sobrang cute nila. This frame sayings cost me 400 each, and sobrang okay na yun sa akin kasi sa Divisoria, nung nagtingin kami ng friend ko, wala akong makitang sayings na maganda po. Parang puro pang kitchen lang siya and pang house. So, I decided to look for sayings sa SM and natuwa naman ako sa mga nabili ko kasi sobrang ganda ng mga message nila. Ang ayoko lang sa mga frames na to guys, isa lang yung hook niya. As you can see right here. Ang ginawa namin ng mami ko is bumili kami ng hook sa True Value and then nilagyan namin each side ng mga frames and then nilagyan namin siya ng string para mas stable siya and mas pantay yung pagkakalagay sa wall. The next thing I got is headphones. Nasira na kasi yung headphone na ginagamit ko for editing my videos. Yung headphones kasi na yun, free lang nung laptop. So I decided to buy myself headphones para mas kasi kapag headphones gamit ko, mas naririnig ko kung may background noise yung mga videos ko and all that. So, I decided to buy a new one. Ito, 500 pesos siya. And it's gray and rose gold yung color. Ang bibilhin ko sana is yung white and rose gold. Kaya lang, parang napag-isip-isip ko, matumihin yung white. So, itong gray na lang. Cute din naman yung color niya. And very nice. As you can see. Na-adjust din yung mismong headphones. That. And may kasama na siyang cord na i-coconnect nyo sa headphones mismo and dun sa phone nyo or dun sa laptop nyo. If you're looking for an affordable headphones, try nyo sa SM. So, let's move on naman dun sa mga makeup na nabili ko. As you guys know, nagkaroon ng 3-day sale ang SM from November 16 to November 18. And I went ahead and bought few makeup. So, the first thing I got is this Maybelline Total Temptation Waterproof Mascara. Gusto kong itry yung hindi waterproof na variant, yung color pink, pero ubos na yung stock. So, I decided to just go with the waterproof one. Ang original price nito is $399, pero I think nabili ko to for around $279 dahil dun sa sale.
Next thing I got is this Maybelline Master Prime na primer. This is originally 399 pesos, pero I think nabili ko siya for 319 pesos. So, yun. Gusto ko siya i-try kasi maraming nagsasabing maganda tong primer na to. So, I wanted to test it out for myself. Next thing I got is this Plurmore Silk Matte Liquid Lipstick in the shade 10 and in the shade 12. This is originally 349 pesos and nabili ko siya for 279 pesos. The reason why binili ko to is I don't have a peachy na lipstick, so I wanted to try this out. Now, I'm going to show you yung mga products na nabili ko nung hindi pa sale. Thing I got is another mascara. This is the Ever Belena Lash Define Waterproof Mascara. Hindi ko to nabili on the day na nagkaroon ng sale, pero nabili ko to before that. And as you guys, like I'm saying guys, as you guys know, alam nyo ng isa to sa mga favorite mascara ko from the drugstore kasi dual-ended na siya. What I mean is, meron ka ng one for your bottom lashes and then meron ka ng one for your top lashes. So, I highly recommend this for you guys out there who are looking for perfect mascara for your top and bottom lashes. This is 225 pesos. Next thing I got is this Lip Ice Lip Balm. Binili ko to kasi nagda-dry na yung lips ko and I want something na mag-hydrate ng lips ko and at the same time, magli-leave siya ng stain. This is very nice kasi it does not only hydrate your lips, pero nagbibigay din siya ng color sa lips. So, if you are looking for a nice lip balm, itry nyo tong si Lip Ice. This is around 145 pesos. Next is this two from Fashion 21. This is the Fashion 21 Color Matte Liquid Lipstick in the shade Butterscotch. This is just a repurchase for me guys kasi favorite liquid lipstick ko to from the drugstore for my everyday use. So, bumili lang ulit ako ng bago kasi mauubos ko na yung currently na ginagamit kong ganito. So, if you are looking for a perfect everyday nude na lipstick, try nyo tong si Fashion 21. Next is the Fashion 21 Eyebrow Gel in the shade Light Brown. The reason why binili ko to is ubos ko na yung Maybelline Fashion Brow Color Drama Mascara ko. And in my opinion, masyadong mahal yung brow mascara na yun for everyday. So, I wanted to try a cheaper alternative dun sa Maybelline Color Drama Mascara. So, I went ahead and purchased this. This is 165 pesos. So, the next thing I got is this Fluff Matte Lipstick from Sunny's. Hindi ko to nabili from SM, guys. Nabili ko to sa branch nila from Glorietta One. And i-include ko na lang siya dun sa mga gamit na nabili ko from SM kasi nabili ko din naman siya sa mall. So, I have the shades Nudies, Girl Crush, Mood, and 143. Yung Nudies, na-try ko na sa isang video ko. And yung Girl Crush naman, nagamit ko na siya last Saturday na nag-celebrate ako ng birthday ko. And this lipsticks cost me 345 pesos each. Kung hindi nyo pa natatry yung Sunny Space na lipstick, itry nyo na kasi sobrang ganda ng formula. It's very lightweight and it's very matte. So, if you're looking for an everyday makeup, try nyo si Sunny's Face kasi sobrang ganda ng quality nila. The next thing I got is this single eyeshadows from Skin Food. Nabili ko to for 325 pesos each. And sobrang ganda ng mga eyeshadow nila sa Skin Food nung sinwatch ko. So, I went ahead and bought these two shades. This is the shade G06 and then G05. So, let's move on dun sa mga gamit na nabili ko from Divisoria. Unti lang yung mga nabili ko from Divisoria kasi hindi na ako nakakadaan kasi masyado nang busy sa school. But the first thing I got is this LED message light box. Meron din nito sa SM Department Store. Pero I think mas mahal sa kanila. This one is 400 pesos sa Divisoria. And yung binili ko is color black. As you guys can see, meron na siyang kasamang USB cord na i-coconnect mo dito mismo sa light box. And ganito yung itsura niya guys. As you can see. And i-coconnect mo siya right here. Then meron siyang switch right here. And then i-coconnect mo siya sa USB port. So, yun. And black yung pinili kong color para mas bagay sa kahit anong background na gagawin ko. And mag-on lang siya pag pinag mo tong cord niya sa USB port. So, yun.
And then, slide mo lang yung mga letters right here. And may kasama na siyang letters, guys. Isang pack ng letters. Yan. Nung tinanong ko kung may black silang letters, wala daw. So, ito lang yung meron sila. Bumili din ako ng extrang letters just in case na kailangan ko pa. So, yeah. Next thing I got is this Real Technique sponge. Ito yung apatan na. This is around 200 pesos. And as you can see, nagamit ko na yung isang sponge. Lagi akong bumibili ng ganito from Divisoria kasi sobrang lambot and sobrang worth it niya. And mura lang siya. So, if you are looking for an affordable beauty sponge, itry nyo sa Divisoria. Pero make sure na i-wash nyo muna siya bago nyo gamitin just to make sure na malinis yung ginagamit nyo yung sponge. And okay lang bumili ng gamit from Divisoria, guys, as long as sinasanitize nyo and nililinisan nyo siya. Kasi tools naman sila and nahuhugasan sila. Next thing I got is this makeup brushes from Divisoria. Ito, minimimic nila yung Wet n Wild na Pro brushes. And hindi ko na alam kung nasan yung iba kasi nagamit ko na to. And sa pagkakaalam ko, mas maraming brushes yung kasama sa set na to. And as you can see, sobrang ganda ng color and actually very soft yung mga brushes. Nahugasan ko na din to, guys, and nagamit ko na yung iba. As you guys can see, medyo madumi na yung iba. And ang maganda dito is may kasama na siyang pouch. Yan, ganyan yung itsura ng pouch niya. Parang may mga confetti sa loob. So if you're looking for a gift, itry niya sa Divisoria kasi maraming makeup brushes na sobrang ganda dun. Bumili pa pala ako ng fairy lights, guys, and as you can see, lagi kong gamit yung mga fairy lights sa background ko kasi feel ko mas nakakadagdag siya ng something sa background. So, bumili ulit ako para pang backup ko. This one is the 5-meter one and warm light yung kulay niya. This is 150 pesos. So, the last thing I got from Divisoria is this iconic London Illuminating Drops in the shade Original. Nabili ko siya for 100 pesos. And gusto ko lang siyang itry just in case na maganda siya. By the way, guys, nagbabalak akong gumawa ng full face of Divisoria or fake makeup. So, kung gusto yung makita yung video na yon, i-comment nyo sa comment section down below para magawa ko agad. Sunod naman na ipapakita ko sa inyo, guys, is yung mga makeup products na nabili ko from Alux Beauty Studio. The first thing I got is this eyeshadow palette. This is the Zodiac eyeshadow palette na collaboration ni Kathleen Lights with ColourPop. The reason why binili ko tong palette na to is nagustuhan ko yung idea and concept ng mismong makeup collection na to from Kathleen Lights. And as you can see, hindi to yung typical neutral eyeshadow palette na usually nakikita natin from a lot of makeup brands. Meron siyang mga pop of colors just in case gusto nyong i-level up yung eye look nyo. Meron kayong mga pagpipilian dito sa eyeshadow palette na to para maiba yung makeup look nyo. So, yun yung nagustuhan ko sa eyeshadow palette na to. As well as, pwede mo din siyang gamitin for everyday makeup. Meron ka pa rin mga neutral shades from this eyeshadow palette. So, I highly recommend this eyeshadow palette kung wala pa kayong ganito. The next thing I got is this Beauty Creations Kali Chic palette. This is perfect for traveling kasi sobrang liit lang ng palette niya and puno siya ng neutral shades. So, this is perfect for you guys out there na naghahanap ng neutral, everyday eyeshadow palette. So, yun. Next thing I got is this Bad Habit Inferno palette. Ito yung eyeshadow palette na dinudup yung Urban Decay Naked Heat palette. So, as you can see, very similar yung shades. And sobrang ganda ng packaging kasi very sleek and perfect for traveling. Hindi siya bulky tignan and medyo may bigat na siya. So, hindi mo mahalatang mumurahin lang yung mismong eyeshadow palette. And when you open, meron na din siyang kasamang mirror. And naka-layout yung mismong eyeshadow in a square pans. This is again perfect for you guys out there who are looking for an eyeshadow palette na very neutral and appropriate for everyday use. So the next thing I got is this Bad Habit Aura palette. Ito yung eyeshadow palette na dinudup naman yung ABH Prism palette. So kung wala kayo ng Prism palette pero gusto nyo pa rin bilhin yun and wala na kayong mahanapan ng pagbibilhan, itry nyo tong si Bad Habit Aura. And maganda din yung packaging niya, medyo may bigat din, so hindi mo din malalaman na very cheap lang to. And as you can see, yung packaging niya, it gradients from light pink to purple.
soft matte yung finish ng mismo packaging, and yung pangalan niya is in rose gold na metallic na lettering. And once you open, meron na din siyang mirror, and as you can see, yung shades niya is very similar dun sa ABH na Prism palette. So, if you're looking for a dupe for that eyeshadow palette, try nyo si Bad Habit Aura. Next thing I got is this AOA Glow Baby Illuminating Drops. As you can see, meron na kayong makukuhang 5 na liquid highlighters, and lahat sila is very wearable depending on your skin tone. Except for this one. This is a dual chrome na liquid highlighter. So, ang maganda dito, you don't only get wearable shades, pero meron din kayong unique shades. So, kung naghahanap kayo ng murang illuminating drops or liquid highlighter, itry nyo sa AUA Studio Glow Baby Illuminating Drops. So, the last thing I got, guys, is this Bad Habit Rosé Highlighting Collection. This is actually a highlighting palette na dinudupe yung ABH and Nicole Guerrero na highlighting palette. So, if you're looking for a dupe for that highlighting palette, itry nyo tong si Bad Habit kasi sobrang ganda ng quality nito. And na-try ko na to nung gumawa ako ng makeup tutorial para dun sa blue eyeshadow. Kung gusto yung makita yung look na yun, ililink ko siya sa description box. And as you can see, sobrang similar yung shade sa ABH and Nicole Guerrero na highlighting palette. Nagustuhan ko yung formula ng highlighting palette na to kasi hindi siya yung tipo ng highlighter na may malalaking glitters. It's just a very nice sheen sa cheeks and hindi siya chunky tignan. Makikita nyo dun sa video yung first impression ko sa quality ng highlighting palette na to. So if you wanna try this highlighting palette, itry nyo na kasi sobrang worth it niya. So that is it for today's video, guys. Sana may mga products kayong gusto nyo ding itry from this haul, and sana naging informative tong video na to. If you have any suggestions for future videos, don't forget to comment on the comment section down below. Don't forget to like, comment, share this video to your friends, and subscribe to my channel. That is it for today's video, guys. Thank you guys so much for watching, and I'll see you on my next one. Bye! And then I went ahead and bought a few makeup. From palette. Enter. Things I got is yung force. So I'm going then, may kasama siyang cord na i-connect mo sa phone mo as well as sa headphones mismo. And meron na din siyang mic na kasama. Kung pwede din siyang pang phone and pang laptop pala. Meron siyang mic, as you can see. Pwedeng mag-answer ng call. Explore More Silk Matte. Next thing I got is this whenever I do crazy. Then the next thing I got, nagustuhan ko yung formula ng highlighting palette. Nagustuhan ko yung